Nangangako ang DSWD na magiging maayos na ang distribusyon ng ayuda sa sub-third tranche. Dahil sa hawak na validated list ng benepisyaryo ng financial assistant, nangako ang Department of Social Welfare and Development or DSWD na mas magiging maayos na ang implementasyon ng third tranche ng Social Amelioration Program or SAP. Noong Martes, September 15, sinabi rin ni DSWD Secretary Rolando Bautista sa Usap Tayo Conference na may listahan na ang DSWD ng mga benepisyaryo ng SAP na sumailalim sa validasyon. Natitiyak na mas mabilis na ang pagbabahagi ng ayuda. Ang pagkakaroon ng komprehensibo at updated na database ay nakakasiguro sa tamang pagtukoy ng mga tatanggap ng ayuda. Inilabas ni Bautista ang anunsyong ito matapos pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Bayanihan to Recover as One Act noong September 11, na layong magbigay ng 165.5 bilyong pondo sa bansa bilang pagtugon sa pinsalang dulot ng pandemya. Dagdag pa ni Bautista, hindi magkakaroon ng pagkakaiba sa lokasyon ng ayuda sa bayanihan to, liban na lamang na mas pinagbuting sistema sa pamamahagi ng cash aid. Tulad sa Bayanihan 1, layunin ng Bayanihan 2 upang mabawasan ang epekto ng COVID-19 sa socio-economic well-being ng mga Filipino na apektado sa krisis. Samantala, nasa 200,000 pang benepisyaryo ang inasahang tatanggap ng ayuda upang makumpleto ang implementasyon ng Social Amelioration Program or SAP ayon sa Department of Social Welfare and Development or DSWD. Base sa datos kahapon, umabot na sa 13,908,438 na pamilya mula sa 14.1 target beneficiaries na ang natira ng financial assistant mula sa SAP. Kabuuan ay nagkahalaga na ng 83.1 billion ang nailabas ng pondo ng DSWD. Ayon naman kay DSWD Undersecretary Glenn Pahe, na wala nang susunod na SAP sa taong 2021 dahil unti-unti na aniya nakakabangon ang bansa sa pinsalang dulot ng pandemya. Dahil dito, saad ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na mas pagtutuunan na ng pansin ng ahensya ang iba pang programa nito gaya ng Sustainable Livelihood Program or SLP.